One question lang. Mayor, ano po ang habilin natin ngayong dengue week dito sa Mandaluyong, mga residente? Well, matalingwasa lang dengue eh. Apo. Kasi magpukuha naman sa kalinisan. Kandaan ninyo, pagka magmigin ating kapaligiran, ito yung magiging bahay ng mga lamok. At saka yung mga tubig na iwanan ninyo. Yan, alisin ninyo lahat yan. Mga halaman. Ha? Kaya kailangan natin yung maraming halaman sa bahay. Sana madalas din kung inaano ng pit, di ba? So ang order natin sa mga barangay, clean up. Oh yes, yes. Salamat. Mababal din ba naman ng lamok pa? Kasi sa amin sa Mandaluyong, yung siling mamalaki. Apo. Ang linis na aming mga barangay. Ang kayo? Sa tulo ng ating mga environmental o sanitary sweeper, ang linis nila. Lahat dyan. Ultimo kanal, talagang inaano nila. Kasi po, tagtagulan na parating na eh. So, yes. Kaya nga tayo ay nagpabili na ngayon ng napakaraming mga kailangan ng gamot para magkaroon tayo ng bombahin lahat. Baging ka ba? Salamat. Sige ba? Sige ba? Sabi nun ni Dr. Castillo Reyko, before then he told to all our barangay captains, kausap ko na ho ang ating engineering lahat. Sabi po, engineer, mag-request ka na o mag-requisition ka na ng mga kailangan para lahat ng kailangan bumpahin natin. Sabi niya, makahuli mga tao magalit. Hindi magagalit. I-explain to them. Barangay per barangay. Kasi hindi lamang yung mga lamok, sigurado pati ipis, pati daga, lalabas dyan, kumamatay. No? Kaya yung sinabi ko, that was last week pa, no? Dumag-meeting ko kami ng mga barangay, ng mga barangay officials at saka ng ating engineering department. Ngayon, tungkol naman sa Father's Day, tandaan mo ninyo, bakit nga pala ganun? Pagka ang babae ay nagubuntis, kinukongratulate. Hindi mo congratulations. Aba, wala ka na lalaki, nagubuntis ka ba? Bakit hindi kami kinukongratulate? Sabi ko, pambihira. Pagka nagubuntis ang babae, ang binabate ay babae. Hindi man lamang kami kapikit, oy, bulok. Hindi ba? Nakakatuwa ko eh. Ang sarap ko na nakita ko ni Trato, yan ang kagandahan ng nag-isang amang mahusay magpapagod sa pamilya. Alam mo ninyo, kapag ako nagkakasal, wala akong sinasabi. Sabi ko, ang pangalan mo sa mga nag-aasawa, kayo ang magiging salamin ng inyong anak. Kung ano ang inyong kilos, ano ang inyong galaw, ito ang kanilang kukuhin. Hindi yung sinasabi ninyo, hindi yung pangaral ninyo, kundi yung ginagawa ninyo. Kaya, mga ama, nandano ninyo, hindi naman sa pagbubuhat magbuhok. Ako, if ever, I would like to be recognized, I would like to be recognized as a mother father. Hindi ko yung sipirin magmalaki. May wish ako, kung ano ang posisyon na hawakan ko, but that one of my children has been raped or has been raped for an investigation for an impact of the law. Sabi ko nga ako eh, ang sarap pagka ang mga anak ko ay ganyan. Kaya ulitin ko maging magandang halimbawa tayo sa ating mga anak. Ito ang pinakamagandang regalo. At saka yung pagsaka tayo. Alam mo, kung mamahalin mo ang anak mo, ibabalik ko yun yan eh. And that's what I am feeling now. Since I got widowed, yung anak ko, nagagaling pa ko ng minyan, gabi-gabi halos. Sila sa mga kumain. Tapos alam nila, nag-iisa na kami sa bahay. Ang hirap po, pag-uwi mo ng bahay, loneliness, emptiness. Mga kaibigan, bakit po ito siya lang sabi sa inyo? Baka meron ba yung hindi rin kuminta dyan?
importansya po ng OmniTrack na hanggang ngayon po, for the past 26 years ng Mandaluyong, ginagawa po natin ang installation at saka harvesting ng OmniTrack inside and outside. Dahil ito po ang isang preventive measure para ang syudad hindi po gumastos ng malaki. Madalas po nilang sinasabi, dapat po preventive response tayo, hindi outbreak response, para ang burden pagdating po sa gastos hindi po malaki. So ngayon, pinagpapatuloy po natin ang mga activities ng dengue, especially po sa OmniTrack. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng punong barangay. Hindi po ako nahirapan in terms ng suporta na ibinibigay po nila. Lalo-lalo na po pag magkakaroon kami ng mga fogging. Ang OmniTrack po, kung magkakaroon lang po tayo na paiintingin po natin, ang paglagay po ng OmniTrack, based on the studies po, 50% up to 70%, maririduso natin ang exposure ng tao sa dengue. Remember, you could only get dengue once that mosquito is infected at nakagat po sa tao. Number two po, ang pinaka-importante, always, yung focus po. Yun po yung interpretative dance na ginawa po nila. Number one, yung focus po, seek and destroy all breeding places po ng mosquito. Ito po yung mga pinag-aaralan po ng tubig. Remember lang po, ang lamok, ang pamayang lamok, pag nag-buntis po siya at maglilay siya ng egg, ang number one na may lamok na is always tubig.